Hello, magandang araw. Dito na naman ako. Guys, may ano ako, may gagawin akong activities na gusto kong manguha ng dahon ng dito kasi ako sa trabaho, walang magawa. Manguha ako ng dahon ng gayabano. Dahil painumin ko yung ano kabady ko sa trabaho dito. Dahon ng guyabano. Ito yung guyabano. Yan, may mga bunga din yan, kailangan mura pa. Yan. Ito yung bunga. Ngayon, nakukunin lang natin ito, mga dahon. Kahit go lang siya, pwede. Pwede natin lagain ito. Go lang, hugasan lang siya para matanggal yung ano. Tulad nung may mga ano, dumi-dumi, palikabok. Yan. Kahit ilang ano, dahon. Basta wala namang side effect ito pag iniinom to sa ano, tinitik to sa katawan. Maganda daw to, maraming beneficiaries sa katawan. Ayon sa aking na pag-alaman. Kaya ito, lalagain ko to siya pagkatapos hugasan. Lalagain ko yan. At yan, kailangan talaga hugasan kasi may mga ano, tinitirahan siya ng lagamba. Binabahayan. Ito naman, dahon ng mangga. Punong mangga. Yan, may punong mangga. Tayo ngayon ng dahon ng mangga. Ang dahon daw mangga ay malaking tulong daw to sa ating katawan. Kukuha tayo ng maraming dahon. At ito ay isa sabay natin paglaga dun sa dahon ng guyabano. Maganda din daw sa ano. Antibacteria din tong dahon ng mangga. Mataas yung ano tawag nitong ano nila, sinasabi nila. Kaya ito yung dahon. Isa, konti lang ginawa ko kasi mapait daw to eh. Ano daw to, sugar balance daw tong dahon ng mangga pag nilaga. Yeah! Pag iniinom siya. Ayan, hugasan to siya. Kasi nagaspol sa lugar namin eh, ng Bulkang Taal. Mahirap na makain mo yung pati yung ano, mainom mo pati yung aspol. Kaya kailangan talagang hugasan para malinis dahon ng guyabano. Kaya nagtiyaga ako nito dahil nung una, hindi pa ko nakapag-inom nitong pinaglagaan nito. Ang sakit ng kamay ko, hindi ko alam kasi siguro sabi nila pag nagdadrive daw ng motor, yun daw yung mararamdaman eh. Magkaroon ng pamamanhid yung mga daliri. Saka may kusok-kusok, masakit. Hindi ka nga makatulog eh, kasi may oras yung magkusok-kusok eh. Mamamanhid, sakit siya. Pakiramdam mo, umaga. Sa ano siguro, kasi ang ginagawa ko siya, malayo ang biyahe ko sa motor. Ang driver ko malayo. Mga 30 kilometers. Kaya, pagdating sa bahay, nagugas ako ng kamay, nagbabasa. Kaya siguro, hindi nang tagal. Nagsaka ako, namamanhid ang mga daliri ko. Kaya ito, nung nasubukan ko una, kasi gabi-gabi lang yung laging sumasakit eh. Nung sinubukan ko una, na naglaga ako, ininom ko buong araw, yung ginawa kong tubig. Nung kinagabi yan, nakatulog na ako maigi. Kaya ito, inulit-ulit ko ngayon, pang ano ko ngayon, itong araw. Habang pinagpatuloy pa rin iniinom niya. Kaya, yan. Sa tsaga-tsaga lang. Guys, ito na yung ginawa ng kasama ko. Yung pinaghalong dahon ng guyabano, tsaka yung mangga. Ano muna kami ng herbal kasi may mga naramdaman na kami sa katawan. Alaman namin na maganda sa katawan itong dahon ng guyabano, tsaka mangga. Kaya ito mo lang ginagawa namin. Ginawa namin itong parang kape. Kaya subukan namin to kung talagang gamot to sa mga may mga sakit-sakit sa katawan na naramdaman. Ito, ano, titikman ko muna kung anong lasa nito kasi pinaghahalo na to. Dalawang
klaseng ano dahon to? Mangga at saka guyabano. Tikman ko muna ulit. Medyo mapakla akunti pero kayang-kaya naman inuwin guys. Kaya herbal naman to, wala itong scientific sa katawan. Kaya kung gusto nyo, subukan nyo itong ganitong ginawa namin para masubukan nyo yung bisa ng mga natural na mga dahon sa kapaligiran. Unti-unti ko lang pag ano to kasi medyo mainit-init pa kasi. So, medyo may mapait kunti. Unti lang pero kayang-kaya. Subukan nyo to guys. Maganda sa katawan to. Pag matikman nyo to baka hanap-hanapin nyo. Hindi naman nakakalasing to. Di tulad ng alam. Maganda pa sa katawan. Okay guys. Tagay na. Hello guys. Maraming salamat sa panonood ng aking simpleng video lang. Abangan nyo guys yung mga susunod na video ko. Medyo gaganda-gandahan ko na.